Magandang umaga mga kapatid. Tayo po ngayon nasa ika-anim na linggo ng Pasko ng pagkabuhay. Sa Ebanghelyo ngayon, ipinangangako ni Jesus na ipadadala niya ang Espiritu Santo upang gabayan ang mga apostol. Ginagabayan at binubuhay ng Espiritu Santo ang simbahan. Malinaw itong isinasaad ng mga apostol sa unang pagbasa. Hayaan nating pasukin ang Espiritu ng Diyos ang ating buhay at ipaalala ang mga katuroan ni Kristo. Ang tagapamuno po ng ating banal na misa ngayong umaga ay si Reverendo Padre Anselm Nicasio, SVT. Magsitayo po tayong lahat. Narito ako sa harap mo, Jesus. Nagbago ang lahat sa pamamagitan mo. Ako'y tumutukoy sa pananawagan mo. Ako ang bunga ng iyong pagdurusa. Narito ako. Ngayon kami natipon upang sa'yo'y makipagtipan at ihaya sa'yo ang aming wagas na pag-ibig bilang tugon sa pagtanggap ng iyong pag-ibig. Sa'yong pagdurusa kami pumana sa pagkabuhay kasama ka. Narito ako sa harap mo, Jesus. Nagbago ang lahat sa pamamagitan mo. Ako'y tumutukoy sa pananawagan mo. Ako ang bunga ng iyong pagdurusa. Narito ako. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo ngayon bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya tayo dumulog sa ating mawaing Panginoon na mapagpatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya na ang mga makasalanan ay magbalik loob. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka ngayon sa kanan ng Diyos Ama upang kami ay ipamagitan sa Kanya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Ari ng Langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo.
O Diyos na makapangyarihan, nagagala kami sa mga araw na ito sa karangalan ng muling pagkabuhay ng aming manunubos. Kami sana'y maging saksi ng kanyang muling pagkabuhay sa aming isip at damdamin at gawain, alang-alang sa anak mo, si Jesucristo ang Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, sa udyok ng Espiritu Santo, napagpasyahan ng mga apostol na huwag nang atangan pa ang mga hentil na umanib sa Santa Iglesia ng iba pang pasanin, liban sa talagang kailangan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito, "Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas." Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Kaya't minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama nina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman, "Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at sa Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag nang atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo." Paalam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginoon iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa ami, iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Inilalarawan sa aklat ng pahayag ang bagong Jerusalem. Maringal at maningning ang bagong bayang ito dahil ang ilaw at puso nito ay ang Panginoon.
ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nilukuban ako ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw na isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na hasping sindinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. Tatlo ang pinto ng bawat panig. Tatlo sa silangan, tatlo sa timog, tatlo sa hilaga, at tatlo sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato. At nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero ang pinakatemplo roon. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod, pagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon at ang kordero ang siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Bayan lahat. Ang sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong manahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanya mga alagad at nagbabahal sa akin ay tutupad ang aking mga salita. Mamahalin siya ng aking ama at kami isa sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ang aking mga salita. Hindi akin ang mga salitang naririnig ninyo, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ang Ama sa pangalan ko, ay siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng binibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung minamahal ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat nakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, at kung mangyari na, kayo ay manalig sa akin. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid,
Noong unang kapaskuhan, nang isinilang ang ating Panginoong Hesukristo, mayroong mga pastol na nagbabantay ng kanilang mga alagang tupa sa bunga bulubundok malapit sa Bethlehem. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, bigla na lamang sila nakarinig ng masayang awit galing sa itaas. Ito ay ang mga anghel na umaawit ng luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. At sa patnubay at mungkahi ng mga anghel, ang mga pastol ay nagtungo sa Bethlehem at sa lugar na kinaroroonan ng bagong silang na Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo hindi na natili sa Bethlehem panghabang buhay. Siya'y lumaki. Siya ay nanirahan sa Nazaret. At pagdating niya sa kanyang wastong gulang, lumisan siya sa kanyang sariling bayan, naglakbay sa iba't ibang dako, bayan at syudad ng buong Israel. Kumuha siya at pumili ng kanyang mga tagasunod at alagad at sila'y inatasan ng mga bagay na dapat din nilang gawin. Anong gagawin nila? Mula bago sila makagawa ng iatas ng Panginoong Hesukristo, sila muna ay tinuruan. Binigyan ng kaalaman sa pamamagitan ng kanyang mga payo, mga salita at mabuting halimbawa. Hindi lamang ang mga alagad ang kanyang ginawa ng ganito. Lahat ng tao ay kanyang tinuruan. Lahat ng tao ay binigyan niya ng balita na mga bagay na kanyang isiniwalat para sa lahat. At ito ay mabuting balita galing sa Diyos Ama na ang tao ay mahal ng Diyos. Ang tao ay ang Panginoong Diyos ay may matinding malasakit para sa mga tao. At ang kanyang anak na pinadala sa daigdig na ito ang palatandaan ng pagmamahal at malasakit niya para sa ating lahat. Sa Ebanghelyo na narinig natin ngayon ay patuloy na nagpapahayag, nagtuturo, nagpapaalala, lalo ng paalala ng ating Panginoong Hesukristo patungkol sa mga bagay na mahalaga para sa buhay ng kanyang mga alagad at sa buhay ng lahat na tuturuan din at papahayagan din ang mabuting balita ng kanyang mga alagad. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbigkas ng mga salita tungkol sa pag-ibig, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Binibigyan din muli niya ang pinakamalalim na diwa ng pagpapahayag niya galing sa Panginoong Diyos, ang pagmamahal, ang pag-ibig sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig ay ang gusto niyang ipamahagi at maghari sa buong sanlibutan, hindi lamang noon kung hindi magpakailanman. Ang pag-ibig ang pinagbabatayan, pinagmumulan at sinasaligan ng isa pang bagay na pinapaalala ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo, ang kapayapaan, katiwasayan, katahimikan, ang katahimikan at kapayapaan na nagbibigay ng kahulugan sa buhay ng tao, ang kapayapaan na magbibigay ng tunay na kalagayan upang tayo'y mabuhay ng mahusay, matupad ang ating mga hangarin at ang ating mga gustong mangyari sa ating buhay, hindi lamang ating sariling kagustuhan kung hindi ang kagustuhan ng Panginoong Diyos. Paano natin matatamo ang kapayapaan na ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo? Balikan muli natin ang inawit ng mga anghel noong pinanganak ang ating Panginoon, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Ang pagbibigay luwalhati sa Diyos sa pamamagitan ng pag-alaala at pagkaalam patungkol sa pagmamahal at pag-ibig
ang paggawa at pagtupad nito ay ang isang malaking daan para natin matamo at maranasan ang kapayapaan sa ating buhay at sa isa't isa. Ang pagbibigay ng luwalhati sa Panginoong Diyos ay ang pagkilala sa Kanya, pag-alaala sa Kanya, at ang pagtanggap sa mga bagay na Kanyang pinahahayag at pinamamahagi sa atin, lalong-lalo na ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo sa Kanyang pangaral, pandinig sa Kanya, pag-iisip sa Kanya, na at pag-alala sa Kanya na siya ay nasa ating piling, lalong-lalo na kung naalala natin ang Kanyang pananatili sa ating piling, sa ating sarili at sa iba at sa ating kapaligiran, ay ating isasabuhay at isasadiwa ang Kanyang mga itinuro sa atin na isang gabay, isang patnubay upang ang pagmamahal at malasakit ng Diyos ay ating tunay na maranasan. Bakit? Binigyan diin ng ating Panginoong Hesukristo ng mahusay na palaging paalalahanan, turuan ang Kanyang mga alagad at tayo din lahat. Sapagkat siya'y namatay at nabuhay, namatay muling nabuhay, hindi para sa Kanyang mga alagad at mga tao noong Kanyang kapanahunan, kung hindi para sa lahat ng mga tao na salibutan, hindi lamang noon, kung hindi magpakailanman sa kinabukasan. At tayo ay kasama sa Kanyang tinutukoy, sa Kanyang pinaalalahanan tungkol sa pagmamahal. Gusto niyang pagtibayin ang ating pagmamahal at ang isa sa palatandaan ng ating pagmamahal ay mahusay at talagang magiging matagalan ay kung tayo ay tumutupad sa Kanyang mga pinahayag sa atin. Ang pagtupad sa Kanyang mga pinahayag sa atin parang blueprint, parang installation manual, parang guidance ng ating buhay. Kung gusto natin ang kapayapaan, naririyan ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo, naririyan ang ating pagtupad sa Kanyang ipinahayag at pinahihiwatig sa atin. Ang natanggap natin sa ating Panginoong Hesukristo, katulad ng natanggap ng mga unang mga alagad, ay hindi nila kinimkim para sa kanilang sarili. Kahit na sila ay sinalungat ng mga tao, kahit na sila ay tinutulan ng mga tao, hindi pa, wala pang mga sapat na kaalaman at pagmamahal sa Panginoong Hesukristo, kanilang pinagpatuloy ang pagiging saksi, pagpapatunay sa itinuro sa kanila. At ito ang naging dahilan kung bakit kumalat, bakit lumago at tumibay ang mabuting balita ng Panginoon at ang pagiging pagdami ng mga alagad ng Panginoon sa lahat ng panahon kabilang na tayo. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay aalis, siya ay babalik. Hindi upang tayo ay iwanan na ulila, kung hindi upang matupad natin ang isa pang magandang balak ng Panginoon para sa atin. Tayo nilikha ng Panginoon na hindi tagatanggap lamang ng Kanyang pagmamahal at malasakit, tayo nilikha din ng Panginoon upang maging tagapamahagi, tagasiwalat at tagabigay na mga bagay na ibinigay niya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At sana naman upang sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo sa wakas ng ating buhay, sa wakas na nga ng panahon, kailanman, anuman ang unang dumating, tayo nakikita ng Panginoon na nagsikap na magmahal sa Kanya, tumupad sa Kanyang kalooban at magtamasa at magkakaranas ng tunay na kapayapaan katulad ng Kanyang pinamahagi sa Kanyang mga alagad at sa lahat ng tao.
Magsitayo tayong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hilingin natin sama na isugo niya ang Espiritu Santo pang tayo patnubayan at paalalahanan ng mga turo ng Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Gabayan nawa ng Espiritu Santo si Papa Francisco sa pamumuno niya sa simbahan at pagpapatotoo sa pag-ibig ng Diyos sa harap ng mundong nabihag ng materialismo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magsumikap nawa ang mga bagong halal na pinuno ng bayan na tumulong sa paghilom ng mga sugat ng pagkakawatak-watak na sanhi ng politika. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging bukas nawa ang kabataan sa mga turo ni Kristo at maging daan din sila ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain at ingatan nawa ng Panginoon ang mga pulis at sundalong nagsusulong at nangangalaga sa kapayapaang hatid niya sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang mga kahilingan ng iyong mga anak na buong kababaang loob na nagsusumamo sa iyo sa ngalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po pang lahat. Ngayon na
magsitayo pong lahat. Mga kapatid, tayo manalangin. Upang itong ating mga alay ay maging karapat-dapat sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang mahal. Panginoong Diyos, tanggapin mo ang aming mga panalangin at alay. Tulungan mo kaming makaiwas sa kasalanan upang ang aming buhay ay maging palagi ang handog sa iyo. Alang-alang kay Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay nga marapat, angkop at magaling na magpuri kaming lagi sa iyo, Panginoon, lalo na ngayong inialay na si Kristo ng aming Kordero Paskwal. Sapagkat siya, ang tunay na Kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, sa kanyang pagkamatay ay nagtagumpay siya sa kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay ay ibinalik sa amin ang buhay ng biyaya. Kaya kasama ng mga anghel sa langit, kami ay nagbubunyi sa iyong kaluwalhatian. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kamanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami. Ngayon
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang sa iyo ay maglingkod. Sinasamo namin na kaming makikibahagi sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco aming Papa, ni Luis Antonio aming Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na rahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makibahagi sa iyong buhay na walang hanggan. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng mga apostol at mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng malugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng paburi sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan niya, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga mapagmahal na anak ng Diyos, umawi tayo sa ating Ama sa langit. Hinihiling namin, Panginoon, na kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng pahamak, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng ating mga kasalanan, tayo mapalad na tinatawag upang siya ay tanggapin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Announcement, the Philippine National Red Cross, in cooperation with the National Shrine of St. Jude Thaddeus, will conduct a bloodletting activity due to their nearly depleted blood bank reserve. They will be in our parish on May 30, 2019 from 3 o'clock in the afternoon until 7 o'clock in the evening. Everyone is encouraged to donate blood. The blood you give can help save a life. Outside the church, there are livelihood products of SVD, Alternative Learning System, or ALS, of the Divine World Seminary in Tagaytay City. Each time you buy their products, you can help an out-of-school youth achieve his dreams. Thank you and God bless. Atin po ngayong awitin ang pasasalamat, ang awit ng pasasalamat. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, salamat sa iyo. Salamat sa nakaraang linggo. Salamat sa mga biyaya mo. Dalangin sa iyo ay pagpalain ang darating sa aming sanlinggo upang dito muli ay magkatipon para magpasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, salamat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, inihanda mo kami sa buhay sa kabila sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Sa pagkain ito, sa iyong manala sakramento, tumanggap, tumalab, lawa sa aming buhay ang mga bunga ng katotohanan ng itinuro mo, alang-alang kay Jesucristo, aming Panginoon. Amen. We now pray the prayer of St. Gertrude, prayer for the souls in purgatory. Eternal Father, we offer you the most precious body and blood of your divine Son, Jesus, in union with the masses offered throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, those in our homes and within our families, in Jesus' name, amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maayo tayo mapayapa upang mahalin at paglingkuran ang Panginoong Diyos. Salamat sa Diyos.